Ang pagkakaroon ng maraming kutos sa buhok at anit na kung tawagin ay pediculosis cavitis ay kadalasang nangyayari sa mga bata at nakukuha mula sa paglipat ng kutos sa buhok ng isang tao papunta sa buhok ng iba. Ito ay maliliit na insekto na kumakain ng dugo galing sa anit ng tao. Ating pag-uusapan ngayon ang lahat tungkol sa kuto at lisa, kung saan nga ba ito nakukuha, at mga paraan para maalis ang mga ito. Ang kuto sa ulo ay isang parasite na singliit lamang ng buto ng strawberry. Nabubuhay ito dahil lamang sa dugo ng tao. Ang babaeng kuto ay naglalabas ng madikit na substance kaya kumakapit ang itlog nito sa buhok. Yun yung lisa kung tawagin sa atin. Madalas ay malapit ito sa anit dahil doon mas magandang lumaki ang itlog. Ang itlog ay mapipisa after 8 or 9 days at lalabas na ang mga batang kuto na kung tawagin ay nymph. Lalaki ang nymph sa loob ng 9 hanggang 12 araw at ang matandang kuto ay mabubuhay naman ng 3 hanggang 4 na linggo. Narito ang mga paraan na pwede mong gawin para matanggal ang mga kuto. Pagsuklay at pagtanggal ng lisa. Ang pinakamabisang paraan upang matanggal ang mga kuto ay ang pagsuklay ng kanilang buhok araw-araw gamit ang suyod ng 2 linggo. Ang mga suyod ay dapat metal, yung hindi plastic, at may mahabang mga ngipin. Maraming mga tatak ng mga suyod ang mabibili sa mga tindahan. Hatiin ang buhok sa maliliit na mga bahagi. Suklayin mula sa ugat hanggang sa dulo ng buhok. Habang ang bawat bahagi ay sinusuklay, ipitan ang buhok sa anit upang masubaybayan kung alin ang nasuklayan na. Kung makakita ng mga kuto, punasan o banlawan ang suklay bago gamitin ulit. Mas madaling suklayin ang basang buhok. Anumang mga lisa na hindi naaalis gamit ang suyod ay dapat tanggalin din. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-alis sa mga ito gamit ang mga kuko sa kamay o sa paggupit ng isang buhok sa pagitan ng anit at kung saan nakakabit ang mga lisa. Suriing mabuti ang buhok ng lahat ng mga miyembro ng pamilya. Ang mga karaniwang lugar kung saan natatagpuan ang mga kuto ay malapit sa anit, sa linya ng leeg at sa likod ng mga tenga. Essential oils. Ayon sa ilang mga eksperto, ang plant oils gaya ng tea tree at anise oil ay maaaring maging epektibong pantanggal ng mga kuto. Mag-ingat lamang sa paggamit nito at maaaring mag-cause ng allergies ang mga ito at iba pang essential oils. Over-the-counter medications. Maraming mga over-the-counter na mga gamot para mawala ang kuto na mabibili sa mga butika. Ang mga ito ay mayroong pyrethrin, isang chemical compound galing sa bulaklak ng chrysanthemum. Ito ay toxic sa mga kuto at lisa. Bago gamitin ang shampoo na may gamot, hugasan muna ang buhok gamit ang isang shampoo. Huwag gumamit ng conditioner. Pagkatapos ay banlawan ito. Maaaring gumamit ng white vinegar sa pagbanlaw para matunaw yung dikit o glue ng mga lisa. Pagkatapos ay sundin ang instructions na nakalagay sa biniling shampoo na may gamot para sa kuto o lisa. Mahalaga na sundin ang instructions nito para maging effective, gaya ng kung ilang minuto kailangang ibabad at kung ilang beses gagamitin o kung kailan ulit kailangang gamitin. Narito ang ilan pang mga bagay na magagawa mo upang matanggal ang mga kuto o mga lisa sa iyong bahay. Pakuluan o linising mabuti ang mga suklay, brush, hairband at mga pang-ipit ng buhok sa tubig ng 5 minuto. O kaya naman, ibabad sila sa rubbing alcohol or Lysol ng 1 oras. I-vacuum ang mga tela at mga kasangkapan sa bahay. Labahan ang mga damit at kumot sa mainit na tubig, mga 130 degree Fahrenheit. Pagkatapos ay patuyuin sa hot cycle nang hindi bababa sa 20 minuto.
Ibalot ng mahigpit ang mga gamit sa loob ng mga plastic na bag ng 2 linggo upang patayin ang mga kuto sa pamamagitan ng pagpigil sa kanila na makakuha ng pagkaing dugo. Tandaan, huwag gumamit ng mga insecticide fogs o sprays. Ang mga ito ay lubhang delikado lalo na kapag ma-inhale o kaya ma-absorb ito ng balat. Narito ang iba pang dagdag impormasyon kapag gagamit ka ng gamot. Sundang maigi ang mga instructions. Gamutin lamang ang mga tao na may kuto. Huwag ibabad ang produkto ng mas matagal kaysa sa inirekomenda. Hindi ito mapapabilis ang pagpatay ng mga kuto. Ang bawat taong may kuto ay nangangailangan ng kumpletong paggagamot. Huwag hatiin ang isang kahon ng shampoo o pambanlaw sa maraming mga tao. Kahit matapos ang paggamot, dapat mong tanggalin ang mga lisa araw-araw gamit ang metal na suyod o suyod na panggarapata hanggang sa ang lahat ng mga lisa ay natanggal na lahat. Maghintay muna ng 7 hanggang 10 araw bago gamutin ang 2 beses kung mayroon pa rin silang kuto. Habang hinihintay ang 7 hanggang 10 araw na ito, ipagpatuloy ang pag-alis ng mga kuto at lisa na makikita. Ang kuto ay hindi nagtataglay ng anumang viral o bacterial infection. Hindi totoo ang paniniwala ng marami na ang pagkakaroon ng kuto sa buhok at anit ay hindi tanda ng poor personal hygiene o maruming kapaligiran. So, paano nga ba nagkakaroon ng kuto? Walang pakpak ang mga kuto at hindi din sila nakakatalon. Kumakalat ito sa iba sa pamamagitan ng direct at indirect contact. Direct ibig sabihin, nahahawaan ng tao na may kuto ang iba pang mga tao mula sa pagdidikit ng ulo. Indirect contact ay nahahawaan kapag sila ay nakikigamit ng mga suklay, sombrero, damit, pang-ipit ng buhok, helmet, bandana, headphones, at iba pang mga personal na mga gamit ng isang may kuto. Kaya madalas ay nagkakahawaan ang magkakapamilya, mga nakatira sa iisang bahay, o lalo na sa school. Bagamat madalang itong maipasa sa pamamagitan ng indirect contact, para makasiguro, iwasan na rin ang paggamit ng mga bagay na pag-aari ng may kuto sa buhok, tulad ng mga sumusunod. Sombrero at scarf, suklay, ipit at iba pang accessories sa buhok, headphones, unan, tuwalya, kumot, at iba pang personal na gamit. Paano ba malalaman kung may kuto ang isang tao? Ang tanging paraan upang malaman kung may kuto ay sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang buhok. Ang mga matatanda at kuyumad ay maaaring mas mahirap makita kaysa sa mga lisana. Madalas nakikita halos 1/4 na pulgada mula sa anit. Narito din ang mga sintomas ng may kuto. Labis na pangangati ng ulo. Kung unang beses magkaroon nito, maaaring hindi maramdaman ang kati mula 2 hanggang 6 na linggo, kaya't hindi agad malalaman na may kuto na pala. Ang pangangati ng ulo, anit, leeg at tenga ang kadalasang sintomas nito. Ito ay dahil sa allergic reaction sa laway ng kuto. Pakiramdam na parang may gumagapang sa iyong ulo o anit. Kuto o lisa sa anit. Hindi madaling makita ang kuto o lisa dahil ito'y maliliit, ayaw sa ilaw at mabilis gumalaw. Itlog ng kuto sa buhok. Ang itlog ng kuto ay dumidikit sa buhok. Mahirap itong makita dahil maliliit. Kadalasan ay nasa bandang tenga at bandang batok ang mga ito. Tandaan lamang na kapag ang kuto at lisa ay hindi na mawala-wala sa mga tips na aming binigay, marapat lamang na magpakonsulta na sa isang doktor para ito ay maagapan agad. Sila ang mga eksperto pagdating sa ating kalusugan. Hindi lamang ang taong may kuto ang magbe-benefit dito, pati na rin ang mga taong nakapaligid sa kanya, dahil ito ay mabilis makahawa at makalipat sa iba, lalong-lalo na sa mga bata na pumapasok sa school. Maraming salamat sa iyong panonood.
Kung nagustuhan mo ang aming video, mag-subscribe lamang kayo sa aming channel dahil marami pa kaming videos tungkol sa kalusugan at iba pa. Hanggang sa muli!